Hello guys, welcome back to my channel. Sa video nito, tuturuan ko na naman kayo kung paano gumawa ng waistcoat or vest, no? Apat na design itong ituturo ko sa inyo. Pasilip ko lang. Ito yung pick lapel. Double-breasted siya, no? Pick lapel. Ito naman yung shawl, no? Double-breasted din ito, no? Yan. Notch lapel. Ayan. Pangatlo, yung pang-apat, ito yung traditional na ano natin, yung ganyan lang siya, no? Ayan, walang lapel, straight lang. Nandito naman, makikita niyo sa video. Ayan guys, kung gusto niyo matutunan ito, madali lang to guys. Samahan niyo lang ako at panoorin. Tara, umpisa natin. Okay guys, sa paggawa ng waistcoat, una ay ilagay muna natin yung mga pangunahing linya, no? Mula sa shoulder, armpit line, figure line at saka hips line. Okay guys, guhitan na natin. Sunod dito. Dito natin kuhanin yung center back, ano? Sunod, yung haba ng waistcoat ay 22. Huwag lang kayong mainip guys. Samahan nyo lang ako hanggang sa matapos. Hanggang sa makuha nyo yung buong detalye, no? So, nakikita natin. Kanyang back figure ay magawin natin 17.5, no? Sunod, ang down sa kilikili o armpit ay sa kanyang armhole 11, no? Kung gusto nyo medyo mas mataas ng konti ay bahala na kayo dun. Okay, para hindi lang siya babangga dun sa may shirt. Sunod, ang gagawin nating waistcoat ay hindi cutting yung likod, no? Nasa inyo rin kung gusto nyo i-cutting. Sunod ay dito tayo sa shoulder, no? So ang neck opening niya ay 3.5. Yan. Ang height niya ay 3/4, no? Yung shoulder niya ay hindi naman wide masyado. So ang slope nito ay mababaw lang. So, 3/4. Ang gagawin nating slope nito ay 1 1/4 lang. Yan. Sunod, i-connect lang natin yung neckline. Ang back chest nito ay 15, no? Sa suit nito, ang shoulder nito ay 17. So, nagbawas lang tayo ng, nag-minus tayo ng 1.5. 1.5, magiging 3.5 yung kanyang lapad nitong shoulder niya. So, back chest ay 15, minus 1/2 inch tayo, no? Minusan natin ng 1/2 inch para hindi siya lilikit doon sa sleeve. So, i-connect na natin yung back chest sa shoulder. Sunod, ang chest circumference niya ay 36. Waistline ay 32. So, may tax tayo na 5/8. Yung hips naman niya ay 36. No? Sunod, yung ating tax dito sa likod, dito natin kinakabit yung adjuster, no? So ilagay na lang natin ng 3 inches, no? Bali 6 yung lapad para hindi ganong mahaba, no? 6 minus natin yung 5/8, no? So patayin natin sa gitna.
Ayan. Okay. So yan ang ating back part. So 36. Yung mga placing natin sa allowance, sa front natin ilagay. Papaliwanag ko doon mamaya, no? Sunod ang front part. So cutin natin 36, no? Plus overlap sa botones, no? So kuhanin na natin yung skuala. So guys, dito tayo sa neckline sa harap, no? So ang opening natin ay 3.5. 3.5. Ang unang design na gagawin natin ay ang traditional na waistcoat. V-shape lang yung neckline, no? Halimbawa, yung nilagay natin na neck dip ay 10. So, tapat na natin siya doon, no? Connect na natin. So, nandyan yung neck dip. Ating traditional na waistcoat, no? Ngayon, may down tayo dito na 2.5. Ayan. Okay. Sunod dito, mula dito 3/4, no? Depende sa inyo kung gusto nyo 1 inch. Tapos yung haba ay 4 inches, no? Ayan. Sunod guys, ilagay natin yung sukat ng harap, no? So 36. Sa 3 piece, gagamitin yung vest, no? Huwag mo na lagyan ito ng dagdag na allowance, no? Kasi nasa area na siya ng nasa baba na siya ng dibdib ng lalaki. So mula dito, yung dibdib ng lalaki, yung kanyang nipple niyan ay nandito 9.5, no? Nasa baba na, maliit na ang sukat dito. So kaya kadalasan maluwag ito doon sa customer, no? Pag nag-fitting sila. So yung ano natin ay 32, no? 32 dito, pwede kayo mag-plus ng 1 inch, no? Gawin natin 33. So, plus tax. Ayan. So, katulad nito, pwede kayo mag... Dito, bandang first hips lang ito. Hindi mo rin kailangan magdagdag dito. So, 36. Ayan. Okay. Tapos, dito sa shoulder, 3.5, no? Tapos yung down natin, so 3/4, ganituin nyo lang para mas madali, no? Straight nyo lang yan. So yan ang front part natin. So i-apply naman natin yung kanyang front chest. Ang front chest niya ay 14, no? Ganun din, pasok nyo lang siya ng half inch para hindi siya babangga doon sa sleeves. Sunod, ilagay natin ang tax sa harap, no? Mula dito, sugat lang kayo ng 3.75. And 4 3/4. Sunod, minus natin yung tax. Kung ano kalaki yung tax na nilagay nyo, yun ang i-minus ninyo, no? Okay guys, tapos na yung ating traditional na waistcoat o vest, no? Ito yung kadalasan na design na inyong makikita. So gagawa tayo ng iba pang design. Huwag lang kayong mainip kasi kasama yung design ituturo ko dito. Panoorin nyo to guys hanggang sa matapos.
para pati yung design alam ninyo ilagay sa pattern. Dahil yung waistcoat ay kadalasan lining yung sa likod, no? So yung paggawa ng mga lapel at collar ay magkaiba, no? So dito tapusin nyo lang yung video at matutunan nyo yung iba't ibang design natin, no? Okay guys, dito ganun pa rin, guguhit tayo ng shoulder line, no? Sunod, ang haba nito ay 22, no? 11, 17 and a half, 11, 17 and a half, 22. Puro design na lang yung gagawin natin guys, no? Harap, puro front part. Tuturo ko sa inyo kung paano gawin yung may mga collar at lapel, no? Okay, ang sunod natin gagawin ay double breasted siya na shawl yung kanyang collar, no? So panoorin niyo to dahil mas maganda matutunan yung iba't ibang design. So una, kuhanin natin yung sukat sa hips, 36 plus botones, no? 36. Yan. Plus botones. Yan. So ganun pa rin, kadalasan 2 and a half yung down dito sa harap, no? Yan, 2 and a half. Ngayon guys, dahil double breasted siya, mag-add tayo ng 2 inches, no? Depende sa inyo gawin yung 2 and 1/4, kasi depende sa katawan ng tao, sa laki. So dito siya tatama, no? So pag normal dito, no? Double breasted, yan bali 4 inches yung kanyang overlap. So ganun pa rin, kunin natin yung opening niya dito na 3 and a half. Sunod yung kanyang lalim, no? Yung liklip niya, no? So dito tayo, no? Sa so ito medyo malalim siya kasi ano siya, traditional yung waistcoat na yan, yung design ng neck, no? Dito proportion lang natin, ang design nito ay may 3 butones, no? 1, 2, 3. So mga ganun, no? So dito tayo mag-start sa taas. Yan. Huwag kayong pagka waistcoat o vest, huwag kayong lalayo dito sa linya na yan, no? So kunin natin yung pinaka-bali niya, no? Ngayon guys, dahil yung design natin ay shawl, una ay 3 and a half down 1 and 1/4. Okay, so that be 14 minus 1/2 inch. Yung kanyang ano pa, no? 36 33. Okay, dahil na-explain ko na ito lahat doon
sa design tayo mag-focus, guys, no? So, halimbawa, 3 buttons, no? Ayan. So, yung lapad ng lapel ay 2.5, no? Dito, nasa 2. Awa ng 3/4. Pwede nyo gawing 2, no? So, ang design niya ay ganito ang itsura, no? Ayan. Down. So, yung kanyang opening ay mula dito, 1.5, no? Sa original na buttonish line, no? Sukat kayo 1.5, no? Sunod, yun ang targetin natin, no? So, 1.5 mula dito. Targetin nyo lang siya, oh. Ganyan. Kayo na bahala mag-proportion talaga, no? So, yung buttonish niyan ay nandito, no? Ayan. Sunod ang kanyang tax, no? 11.5. Minus na natin yung tax. Ayan. Sunod, lagyan natin ng packet, no? Nagalito lang tayo. So, ngayon, paano ba ito, yung design niya ay ganyan. So, kukopyahin natin siya, no? So, kunin nyo lang yung squala, ganyan. Baka magtaka kayo na bakit hindi diretso yung collar. Sa wristwatch, hindi dinidiretso yung, depende sa inyo kung gusto nyo idiretso, no? Pero kadalasan, hindi naputol kasi kadalasan sa wristcoat, yung back part ay lining yung nilalagay. So, pag dumiretso dito yung tela, ang sagwa na tingnan sa likod, no? Dahil iba na yung tela sa likod. So, kuhanin natin yung kanyang lapel. Kopyahin lang natin to. 2.5, no? Ayan. So, yung ginamit natin ay ito, no? Ayan. Dikitin na din, no? Hindi naman mahirap yung waistcoat, no? Or vest sa atin. Kaya panoorin nyo lang ng panoorin ito, makukuha nyo agad ito. Madali lang ninyo ito matutunan. Okay. So, yan yung ating so yan yung shawl na design, no? Okay. Sunod yung peak lapel, no? Kadalasan ang peak lapel ay double breasted din, no? Okay. So ganun pa rin, kuhanin lang natin yung front part saglit, 36. Okay, squala lang natin. Yan yung kanyang buttonish line, no? Yan. Sunod yung overlap. Yan. Half width na, no? So, yan ang kanyang overlap. Overlap sa buttonish, no? Ngayon, yung overlap mismo sa design ay 2 inches, no? Plus 2. Okay. So, yung down, huwag nyong kalimutan, 1.5, no?
Medyo iba yung design nito. Medyo mababaw lang siya. Sunod dito, ganun pa rin. Yung opening ay 3.5. Yan. So, katulad sa isa kanina, double-wristed, dito lang din tayo tumama, no? So, kuhanin natin yung pinakabali ng kulay. Yan. Sunod, yung down dito, sa front, 1.25. Yung rapad nun ay 3.5. So, ganun pa rin dito, yung front chest, sukatin ninyo. So, 14. So, sa suit yan, ngayon, minus kayo ng 1/2 inch, no? Marami hindi kumukuha ng front chest sa base, no? Guhit na lang sila ng guhit, no? So, ganun pa rin. Hindi tayo na magdagdag ng allowance. Gaya ng sinabi ko, ay luluwang lang siya rito pag naglagay kayo ng allowance. So, dito, sabay-wang lang tayo maglagay ng allowance, no? Tulad ng 32, gawin natin 33. Tapos, fitting na tayo, ma'am. Abot, no? Pag nag-fitting, makikita natin. Yan. Sunod, lagay natin yung kanyang tax, 3.25. Yung pocket niya, dito lang tayo maglagay banda, no? Minus lang natin. Bahala na kayo dito sa bulsa. 4.5, 4 3/4. Depende sa size. So, ito, times 2 lang natin, no? Yan. So, doon tayo maglagay na mag-connect, no? Yan. So, yung ating front part ay meron siyang bilog dito, no? Yan. So, nandito yung butonis natin. Sukatin na natin. 3. So, dito. 6. So, 3.25. No? So, yan yung butonis natin. So, i-design na natin yung peak lapel, no? Ang peak lapel natin ay 2 3/4, no? Gusto nyo gawing 3. Tapos mula dito, 3 inches, no? Yan. 3 inches. So, i-drawing lang natin. Yan. Sunod. Yan, ganyan, no? So, yung kanyang collar ay 1.5 yung bali niya, no? Kalitan natin ng konti. Oh, yan, no? So, yan ang kanyang design. Ngayon, kukopyahin natin siya sa kabila. Paano ba siya ginagawa, no? So, ganito lang paggawa niya, no? Yan, kunin yung eskwala. Yan. Diretso nyo lang siya rito, no? Yan. So, doon siya tatama niya, no? So, puha natin yung sukat, 2 3/4. Ayan. So, kung ano yung ginamit natin dito, yun din gamitin natin dito, no? Ayan. Sunod, ito rin, ganoon din, kopyahin din natin, no? So, nandyan siya. Kopyahin lang natin to. Ayan. Okay. Sunod, ganun din ito, no? Kopyahin din natin. 2 5/8, no? So, iskwala nung natin. Pero pag binali, tapat siya dyan, no? So, tapos na yung ating front part, no?
vest o waistcoat ay hindi siya ganun kahirap, no? So, pag binuto niya siya, nandito yung center line, no? Nandito na yung center line. Ito, wala na ito, no? Yan. May nakaligtaan lang tayo, no? Pag tinabas natin siya, ay dapat dito pala siya, no? Minus kayo ng kahit mga babaw lang siya, no? Kahit mga 5-8 lang. Or half inch. Hindi naman siya nakikita na. Yan. Sunod yung design natin ay mayroon niyang welt pocket. So, sentro niyo lang siya dito. Yan. Straight niyo lang sa taas. Yan, mga 4 inches, 4 and 1 fourth, depende sa inyo. Sunod, mayroon niyang placket, ano, flaps. Lagyan lang natin ng flaps. Dahil round dyan, round yun na rin, no? Ayan. So, ito yung pick lapel na tinatawag, no? Double breasted. Yan. So, pag ginupit ninyo siya, collar, ito, no? Yan, dito kayo gugupit. Yan. Siguraduhin yung pantay ito doon sa back part. Ganyan. Tapos yung back part ninyo, dahil hindi naman siya continuous, pinilis itong laliman, no? Yan. Para hindi siya babangga doon sa babangga siya sa collar ng shirt, no? So, gupitin na natin yung back part. Kung meron tayong isang design, guys, no? Yung notch lapel, no? So, dito na natin i-copya, no? Ilagay. Yan. Pag notch lapel, dito tayo, no? So, pwede tayong maglagay dito ng lapad niya na 2.5 down 4. Ayan. Ayan ang ating nuts lapel. So, dito na sa 1 and 5/8, no? Yan. So, yan ang ating polar sa notch lapel, no? Ngayon, kunin lang natin yung eskwala nito. Yan. Sunod. Connect lang natin dito. Dapat skwalado lahat, no? So, 2.5. 2.5.
Yan. Sunod, connect lang natin itong dalawa. No? Yan. So, dito maglagay tayo ng minus tayo dito kahit mga half inch, 5/8 lang. Huwag no? Yung sobrang lalim. No? Total thick na naman yung design niya. Yan. Sunod yung design na to, no? So, 1 inch. 1 inch. 2 and 5/8. 2 and 5/8. So, dito tayo, no? Yan. One and five eight. Okay, yan ang ating collar. So, yung traditional na waistcoat, saka yung notch lapel, pinag-isa lang natin, no? Pinagsama yung kanyang design, no? Kaya hindi naman siya marami tingnan. So, ito yung sa design natin sa notch lapel, yung itim, yun sa traditional, no? Bali lang natin, no? So, sakto siya, no? Yan. So, tiyakinin niyo yung pareha sila kahaba, no? Kalapat, no? Check niyo lang. Yan. Bawasan niyo. Dito, guys, pwede kayo magbawas dito, no? Yan. Pwede niyo siya bawasan, no? Kahit bawasan niyo pa siya ng half inch. Kasi yung collar ng mga waistcoat, hindi naman siya dinidiretso sa likod, no? Pero kung diretso sa likod, huwag nyo bawasan. Bumabatok lang ang likod kapag sobrang lalim ito, no? Siya, kaya talaga yan siya kasi tutukod dito sa shoulder pag malalim. Pero pag balance lang naman sa shoulder, di siya nagbabatok. So, andito yung apat nating design. Ito yung sa may notch lapel. At saka yung sa traditional, no? Itong itim. Traditional na design, no? So, peak lapel natin, no? Peak lapel. Ayan. Sunod ito yung shawl, no?